For men verily swear by the greater, and an oath for confirmation is to them an end of all strife. Wherein God, living more abundantly, show us the heirs of promise, that immutability of his counsel, and eternity by an oath. That by two immutable things, in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into the living of the way. Sabay-sabay, whither the forerunner is for us entered, even Jesus, made an high priest forever after the order of Melchizedek. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na muli aralin namin, Panginoon. We pray na kayo po'y kilos, kayo pong magbasbas, kayo pong mag-aunawa sa amin, buksan ang isipan, Panginoon, puso namin, handa namin po tanggapin na inyong mga aral, Panginoon, magbigay ng aliw sa amin at pangunawa at ma-apply namin sa buhay namin to, Lord. Okay, pong malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakakapo na po. So, sinong bida ulit sa Hebrews? Jesus. So, natapos po natin part 1 ng Hebrews 6. Yung title po natin last time is, ano yun? Maturity is not an option. So, ibig sabihin, pinag-usapan dito na minsan tayo, ayaw na natin, katulad kanina, nabanggit ko, yung mga bata, no? Hindi ko alam kung ano status niya sa buhay. Nung ako'y nag-aaral, ako'y average lang naman ako eh. Pero medyo andun din sa ano, nasasama-sama din sa first section. Sabi na, sabit-sabit dun. So, pero hindi ako ganun kasipag kasi nila akong ganun motivation, pero yun ang pinag-isiyan ko. Pero kayo, bata pa kayo, especially, tinuturoan kayo, ang inyong buhay, pinaghahandaan, hindi lang para sa pansarili nyo. Amen? Amen. Kasi iba sa atin, pwede natin sabihin, ako, okay na sa akin yung may trabaho, may anak, matay na ako, tapos. Hindi tayo ganun, hindi kayo ganun. Ngayon pa lang, tinuturo na sa inyo na may laban tayo, di ba? Hindi basta-basta. Minsan, hirap na hirap tayo kasi nga, may mga bagay tayo hindi na pagandaan sa buhay. So kahit yung mga, especially mga Baptist, maliit lang tayo eh. Pero okay din yun minsan. Sabihin, may lugar tayong paglalagyan. Okay? So, pastor, hindi naman ako top 1, top... Eh, paglalagyan ka pa rin, okay? Pilitin. Kaya lang, ano eh. Effort ka lang, okay? Pwede rin, pilitin mong maabot yung kaya mong maabot. Usapo, ganyan talaga yung IQ mo lang. Hindi nga naniniwala sa IQ. Pag sinipagan mo yan, mas marami ka marating eh. Amen? Tapos alisin mo yung mga estorbo sa buhay mo. Yung laro, yung bisyo, kaibigan na walang kwenta. Ano pa yung mga nagpapagulo sa inyo? Mga kabataan. Chelsea. Anong gugulo sa buhay ng mga kabataan tulad nyo? Natawa na si Ma'am John. Alam niya na eh. Ah, let's hear it. Ano yung talagang matindi? Yung talagang nasisira yung ulo daw ng mga kabataan? Chelsea. Yan, di ba? Alam mo rin. Love life, no? Na wala naman sa lugar, wala sa panahon, wala sa tamang... Nakakasira yan. So, ilagay nyo sa lugar. Kaya nga pinag-uusapan natin madalas dito yan para hindi yan pinagbabawal. Pag-pray nyo hanggang maaga. Si Peter, sabi ko, pray ka na. Tatawa lang siya eh. Bata pa eh. Eh sabi nga sa inyo, nung bata pa ako, gano'n, may crush na rin ako eh. Alam mo yun. Diba? Pero ilagay mo sa lugar. Kasi napansin ko nga gano'n yung iba, nababaliw. Tinong kausap dati, tapos ano lang, wala na. Diba? Alam kung anong nangyari. Hindi na paglabanan. Okay, so iwanan mo yun. Tapos, huwag kang mediocre na tinatawag. Yun na pag-usapan natin last week. Magmamature ka dapat. Ngayon, ito na yung narating mo. Basto, wala na akong line of 7. Dapat lang naman eh, di ba? Ano ginagawa mo pag line of 7? Sige, next year, ano naman? Kung kaya mo ha, line of 9. Kaya mo wala line of 9. Depende rin sa school eh. Pero, kaya nga, kung alam mo, naglilingkod ka sa Diyos at may dapat kang marating na higit sa mga katulad ng ordinary people. Ha? Pwede na sabihin ganun, di ba?
na walang inisip sa sarili, okay na ako. Ganito na ako. Diba? Eh kung pwede namang umangat, diba? Alam niyo sa Bible, yung mga financial tsaka yung material blessing, paulit-ulit yan, hindi naman yan, ano eh. Actually, ang hirap mo ang intindihin yung spiritual pag di mo alam yung ano, material, diba? Gusto mo bang yumaman, marigold? Ayun, kahit paano, mangarap ka, diba? Hindi yung, hindi panlalait yun. Intindihan ko lang si pastor, ganun din ang tono niya lagi kasi nga, maraming members sa church, ganun na lang. Diba? Dito na lang kami. Ihintay na lang kami sa gobyerno na bigyan kami ng bahay. Bibigyan ka ba naman ng napaganda? Siyempre hindi, kung masipag ka. Tama? As andun pa yung blessing ng Diyos. Naku, magugulat ka. Okay. So sabi dyan, yung napag-usapan na last time ay though in-address natin itong mga problem text. Okay, naalala ko yun eh. Ine-review ko to eh. So may problem text tayo dyan. Hindi po yan mga naligtas tas hindi na, nawala. Yan po eh, sa Hebrews 6, mga hindi ligtas yan. Okay? Sa Hebrews 10, problem text din yun. Yun naman, mga ligtas naman yun. Pero hindi nawala yung kaligtasan. Pero pupunta natin yun. Sa 6, mga hindi ligtas yan, mga sinabi dyan. Mga rejected yan. Okay? Kaya hindi tayo pwede maging ganun. Kaya nag-upit siya sa 10, ito yung mga rewards. Ang Diyos ay hindi ka pababayaan pag masipag ka talaga. Yung ako, masipag ako, yung kilala ko, hindi naman, pero may blessing din siya. Huwag kang mag-alala. Yung yan, lagi ko nabanggit sa inyo, ibang churches, nakaingit ka minsan. Hindi naman nagtatapat, wala naman soul winning. O sosyala lang, yaman nila, di ba? Naingit ba kayo doon? Hindi dapat. Okay? Pero minsan aminin natin, basta laging sinasabi yun eh. Kasi nga, observe mo yun eh. Kaya may kilala rin kaming ganyan. Kahit alam niya mali yung church niya, ayaw niya umalis dun eh. Kasi nangangarap maging pastor. At nakikita niya yung bigayan daw dun, malaki. Ito, sosyalan lang sila dun. Oh. Diba? So, umpisa pa lang, mali na eh. Ganun ang ano mo sa ministry, di mali ka na agad. Pero, huwag natin kaingitan yan. Amen? Hinarap natin blessing yung galing talaga sa Diyos. Ngayon, kaya yan, huwag kang mainip, huwag kang panghinaan. Pag ang Diyos ang pinaglingkuran mo, sigurado ang blessing. At dito tayo natapos, that ye be not slothful. Kaya magsipag kayo. Yung sinabi dyan, magsinabi slothful, tamad-tamad, diba? Alam niyo yung hayop na slot? Tawag dati, hindi ko alam dati yan eh. Sa Bible ko lang natutunan. Ano ba yung slot? Eh, tapos mayroong pelikulang ano, diba? Sino ba yan? Sa? Ice Age ata, di ba? Alam si Slot yung bida doon, di ba? Ano ba yung Slot? Yung pala talagang bagal kumilos, oh. Pag nalaglag daw yung anak niya sa, ano, sa train, hindi na pinapap, hindi na babalikan yun. Anyway, so wag tayong ganun. But, anong kabaliktaran ng slothful? Mabagal, tamad, followers of them who through faith and patience inherit the promise. So, anong pinangako ng Diyos? Marami. Bukod sa kaligtasan, hindi natin pinagirapan yung kaligtasan. Pero, siyempre, pag sumunod tayo sa Panginoon, tagpuan natin yung... madalas kasi ganito eh. Kaya nga nabanggit ko sa inyo, naghahalo yung kaligtasan dito tsaka sa Galatians, di ba? Sa Hebrews, ganun din. Kaya nga, minsan naitindihan mo yung ibang tao nalilito. Kaya nagiging ano din naman tayo sa kanila, di ba? Tawag dito, matyaga. Kasi napag-halo-halo nila yung kaligtasan ng kaluluwa at saka yung blessing na material and rewards. So, kaya maging mapag-check tayo doon. Okay, so, ibig sabihin lang nito, yung mga nanampalataya at nagtiwala sa Diyos at may patience, may reward sila. Okay? So, ito na. So, for when God, example na naman, bumalik siya sa example. Ano ba nangyari kay Abraham? Because he could swear by no greater, he swear by himself. So, ito po yung kwento nung si Abraham ay, alam nyo na ba yung, actually, tatalakin lang dito eh. So, basahin nga muna natin. Saying, surely blessing, I will bless thee, and multiplying, I will multiply thee. And so, after he had patiently endured, he obtained the promise. So, ano yung promise kay Abraham? Kaligtasan ba? O, di ba? In a way, oo. Pero medyo nag-foreshadow pa lang doon. Pero yung
immediate context ng sinasabi sa kanya, anak, di ba? Saka blessing din na, yun na, anak. Material. Okay? Pero specifically, anak. Di ba? Anong ginawa niya? Nanatili siya, nanampalataya siya. So, ganun din tayo, mga bata. Yung mga iba kasi, ito sinasabi. Kapastor, sa bagay, ano ko eh? Yung iba, bulat siguro si daddy, naligtas, tanda na, ganyan. Sabihin ng mga bata, ay, nakakaingit naman yung mga ano, naligtas, bata. Nagloko-loko na sila nung kabataan nila, tapos ngayon, maliligtas sila. Parang unfair, di ba? Ganun sabi yung mga, yung matanda naman, baliktad naman, sabihin nila, ay, mapalad kayo, bata pa kayo, ligtas na kayo. Kung ligtas ako, di ko na ginawa itong kalokohang ginawa ko, di ba? So, walang ano sa Diyos. Walang unfairness. So, kung matanda ka ng ligtas, eh, todo mo na. Baka naman, yun na nga yung blessing, naligtas ka pa kahit maloko ka dati, tapos papabaya ka pa. Ganun yung mga bata rin. Naligtas ka ng bata, eh, maglingkod ka na. Okay, pero sinasabi dito, medyo ano kasi tayo dito, medyo technical na naman tayo dito, yung babalik to kay Jesus. Okay? Kinukumpara niya, yung Diyos daw dati, sumumpa. Alam niyo ba yung sumpa? Ginagawa na, bata pa kami, ginagawa na namin ba. Tuturo kasi, swear, cross my heart, swear to die. Pag narinig ka ng magulang mo, babato kang ano. Pero yung mga bata kasi, ganun eh. Asa ano, ano yung cross your heart? Hindi ko maintindihan dati yun eh. Cross your heart. Napromise mo, cross your heart nga. Ibig sabihin na sumusumpa. Tama ba sumumpa? Ayan, depende. Actually, dati, maayos pa kasi yung pagkagamit nila doon. Ngayon nga, pag lagi na abuso, eh sabi na ng Panginoon eh, huwag ka na sumumpa eh. Ginagawa niyong kalokohan eh. Dati okay yan eh. O yung mga tao, hindi, alam mo na, sinungaling, tsaka hindi mga, okay yun, ibig sabihin na pag sumumpa ka, kaya sinasabi dito eh. Iyan na natin, balikan na natin yung kanina. When God willing more abundantly to show unto the heirs of promise the immutability of His counsel, confirmed it by an oath. So Tagalog, ito muna. That by two immutable things, in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Asa na ba yun? Yeah, tata, sa 16, okay. Sabi kasi dito, ganito po kasi da yung oath. For men verily swear by the greater. For example, yun nga, sinusumpa mo ba sa magulang mo? O sinusumpa mo ba sa Diyos? Yan, di ba alam niyo yun? Ibig sabihin nun, kahit yung mga Hudyo mahilig dyan, tsaka yung mga bata nga, hindi tama na yun sa panahon natin, huwag nyo nang gawin yun. Okay? Pero at least alamin natin, ibig sabihin lang. Ibig sabihin nun, sabi dyan, yung mga tao daw, sumusumpa, yan nga, kung sino yung greater, ibig sabihin niya, sa Diyos, sa Bible, sinusumpa ko sa pangalan ng Jesus. Yung ganun. Huwag nyo gagawin nyo. Pero ang ibig sabihin lang nun is, kaya sila sumusumpa, talagang matindi yung kanilang pangako o yung paniniwala doon sa gagawin at sinasabi nila. Okay? So, bakit pinagbabawal sa atin ngayon yun? Kasi nga, naabuso na. For how many years? How many... So, kaya sabi ng Panginoon, let your yay be yay and yay, nay, nay. Pag oo. Huwag ka na sumumpa. Sabi dyan, and an oath. Pag sinabi oath, sumpa. Ganun din yun. For confirmation is to them an end of all strife. So, ginamit ngayon ng Diyos yun na ang Diyos din mismo sumumpa. Kailangan ba sumumpa ng Diyos? Di, dapat hindi na eh, kasi lagi naman siya totoo. Pero sabi niya kay Abraham, sumumpa siya. So, nakikita niyo yung intensity ng mga passages ito. Balik tayo ha. For when God made the promise to Abraham because he could not swear by greater, he swear by himself. Okay? Surely blessing will I bless thee and multiplying I will multiply thee. And so, after he had patiently endured, he obtained the promise. So again, parang yung kaninang pinag-usapan natin, sigurado ang blessing ng Diyos, sigurado ang pangako ng Diyos. Pag pinangako niya, gawin mo lang to anak, sigurado blessing. Amen? Huwag kayong panghihinaan na pastor, ilang taon na ako nag-church? Church lang. Nag-aaral ka pa lang nun. Maglingkod ka. Makikita mo yung blessing ng Diyos. Amen? Lalo kayo, banggit natin yung love life na lang yan.
Yan ang isa sa mga sabi ko sa inyo, pag nagkamali kayo sa buhay, gusto nyo yung pog yung sarili nyo sa pader. Oo, makikita nyo naman siguro yan sa kapitbahay nyo, kahit sa magulang nyo, di ba? Huwag na yung taas ng kamay. Di ba? So, gusto mo yung blessing ng Panginoon na magandang pamilya. Amen? Gusto mo maayos pamilya? Lahat kayo, pag-ayaw nyo yan, ewan ko sa inyo. So ano pa, yung maayos na buhay natin, yung mapayapa. Alam nyo yung mga, yung ibang mayaman na hindi mapayapa buhay. Marami, kung politiko ka, eh ngayon, malapit na naman eleksyon. Yan na pinag-ano, puro pera yan eh. Pero gusto mo ba ng ganung buhay? Ganda na sasakyan mo, may ginagalang kunwari ng mga tao. Pag laos ka na, babastasin ka na, di ba? Ang hirap ng buhay na ganun, ang pangit. Hindi mo gugustuhin yun, niwala ka sa akin. Maraming kalaban, maraming ano, peking kaibigan, gusto ko ba yun? Ganun din yung showbiz, di ba? Kaya nga ginagawa natin pang-asar yung word na yan eh. Showbiz, pag sabihin ng showbiz, parang byword sa atin yun. Parang mura yun. Artista ka ba? Galing umarte ah. Ayan. So yan ang hingin natin sa Diyos at sigurado yan. Amen mga bata. Amen. Kaya sabi dyan, patiently endured. Okay, huwag mo sabihin wala kang paghihirapan. Nabanggit natin kanina. No? So ito yung bigyan natin ng daan. Sabi dito, that by two immutable things, pag sinabi immutable, ito ay hindi nagbabago. Pag alam nyo yung mute, di ba? Uso yan sa ngayon, mga mutants. Ano yung sabihin nun? Kaso ngayon, mga mutants, ang gagaling, di ba? Kunwari, nag-mutate, lumakas. Ang mga mutant talaga, hindi maganda yan. Kasi, ang perfect ginawa ng Diyos eh. So, pag nag-mutate ng konti yung utak mo, yung mukha mo, maganda ba yon? Okay, so anyway, ito naman is, nagbabago ba ang Diyos? Nagbabago ba ang Diyos? Ba't siya magbabago? Perfect na siya eh. So, hindi siya nagbabago, hindi siya nagkakamali. At kung nagkamali man siya, hindi actually siya nagkamali. Especially sa mga tao kasi binibigyan tayo ng free will. Pinagkatiwalaan tong isang tao, no, hindi na pagkatiwalaan, hindi pa rin siya mali. Okay, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na patunayan minsan sarili natin. So, ganun nangyari sa Israel. Kaya, balik pa rin doon sa context kanina, magtapat ka sa Diyos, ang Diyos di magbabago. Sigurado yun. Hindi, may kilala nga akong churches eh, nung nagpinapasok nila yung NIV, pinapasok nila yung pantalon sa babae, tsaka yung rock music, yumaman yung church. O, pasto, paano yan? May kapalit yun. Amen? May mawawala sa kanila. Hindi yun tama. Okay? Kaya pag pinangako ng Diyos, totoo, pero alamin mo kung paano nagkatotoo. At kung totoo ba talaga. Siguradong totoo yun. Pero yung iba, nanloloko kasi. Kunwari lang masaya. Kunwari pinagpala. Who have, sabi dyan, that we might have a strong consolation. Ano yung consolation? Ibig sabihin, especially sa inyo, wala pa naman siguro na-depress sa inyo, mga bata. May na-depress naman ang todo sa inyo. Bata pa kayo eh. Mga na-depress, yung mga nasa edad namin yan. Na-realize mo, wala nangyari sa buhay ko ah. Kasi mali yung ano sa pagkakilala sa Panginoon eh. Kasakit ka, ganyan. Yan ang na-depress. Pero, kahit pa dumating sa iyo talaga yon, meron kang strong consolation. Ibig sabihin, papalakasin ka ng Diyos. Amen? Pag pinangako niya, katulad especially daw sa ministry. May mga ministry na medyo mahirap, either maling ng umpisa or talagang sinusubok ng Diyos, eh ginagawa mo na yung dapat mong gawin, mahirap pa rin. Katulad sa panahon natin ngayon, kala ko nga sabi sa inyo, nung bago ako dito, kala ko siguro sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Hindi, mga isang taon lang, 1,000 na tayo. Ang ganun yan eh. Yung mga ganun pag-iisip ako dati. Eh, ang hirap, di ba? Dami na natin dati, di ba? Encourage mo sila. Nung una, talagang masigasig. Mawawala. Tatamad-tamad.
gagawin mo doon, di ba? So, ang Diyos ang magkoconsole sa'yo pag sa mga ganong bagay. Amen? So, sabi dyan, who have fled for refuge, who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. So, ibig sabihin ng fled for refuge, pamilya na ba kayo dyan? Mara, yung baha, di ba? Kung mataas yung baha dito, saan kayo punta? Medyo mataas. Ibig sabihin, doon kayo muna magpapatila, di ba? Kasi delikado tayo dito. Sa buhay ng tao, ganoon naman. Minsan, alam mo na, mahirap ang buhay. Minsan, hingi ka ng tulong sa ibang tao. Doon ka muna, papaampong ka muna doon. Di ba? Yung iba naman, yung mga political prisoner, ganun eh, ginagawa nila pag mainit yung laban dito, nagsisikyan ng asylum sa ibang place. So, may ganun pa kasi tayong batas eh. So, para ma-prevent yung ano eh. So, pag sinabing refuge, ganun. Yung mga bata, pag napalo ni tatay, pupunta kay nanay, di ba? Napalo ni nanay, pupunta kay tatay. At least, naka-comfort sila. Ano pa? Ayan. So, ang Panginoon daw bandang uli, yun ang ating pwedeng takbuhan. Okay? Kasi nung malaki yung problema ngayon, yan ba dito? Wala naman eh. Isali, may problema ka bang malaki? Si Marigold? Wala naman. Yan maganda sa bata. Pero kahit yung iba, bata pa, may pinagdadaanan na, di ba? So, takbo lang kayo sa Panginoon. Amen? Inigo? Problema ka namang matindi sa buhay mo? Wala pa naman. Okay. Sige, sa mga adult, ganun. Kahit ano pa yan. So, ito na yung sinasabi dito. Which hope, tinutukoy pa rin si Jesus. Kanina pa tinutukoy si Jesus. Ito naman, kukumpara naman siya ngayon sa anchor. Ito saan ipapakita ko sa inyo kanina. Ano, alam nyo ba yung anchor? Kita na nga natin. Maaga pa naman, last 4 pa lang. Bigyan ko kayo dito ng ano, ha? Saan nalalabas na ano dito? Ano? Anchor, para sa mga bata. Eh, sabi ko eh. Wala kasi ito, so hindi nakalagin to eh. Anchor. Ship. Failure naman ito eh. Panoorin na rin natin para makita ng mga bata. Ah, may commercial pa. At nilalagin ka pala ito eh. Yan, nakita niya mga bata. Pelikula ito eh. Yan, nakita niya mga bata. Battleship, alam ni Ben. Panood ko rin yun eh. Ayan o, kadena. Mga bago na tong ship, pero kahit mga bagong ship, may anchor. Hinuhulog po nila yan sa dagat. Okay? Pag tumama yung sa bato, sa ilalim, ano, hanggang doon ka lang, hindi gagalaw yung mga bago, mga uri na anchor. Okay? So, basically, yan. Lalaki, di ba? Kasi malaki yung barko. Ayun na yun. Tama na. Mag-subscribe pa kayo dyan. So, bakit natin tinutukoy ngayon si Jesus being anchor? Kasi ganito po yan. Kung nakita nyo yung dati nang pinalabas natin dito yung ship, di ba? Pag nasa dagat ka, wala kang makita kung di tubig. At ayaw mo namang tangayin lang kung saan-saan ng alon. So, ginagawa nila, kahit yung mga naka-station dyan, lalagyan nila ng anchor. Kung wala silang, hindi sila naka-port, naka-dock. So, bakit? Anong nangyayari sa balko pag hindi naka-anchor? Tatangayin kung saan-saan, di ba? Gusto mo ba ngayon, nandito tayo, mamaya, hindi natin alam kung saan tayo. Ano yung mga buhay natin, karang ganyan eh. Parang ngayon, talagang usap-usapan ngayon sa panahon natin, yung pandemic na yan. Minsan, mga Kristiyano, magkakalaban na rin.
Di ba natin nakikita yung panluloko? Sila yung expert eh. Define expert. Hindi na logical yung ginagawa nila. Dati sabi, vaccine, wala, hindi ka na natatablan. Ngayon, natatablan pa rin. Dati, sabi, walang pilitan. Ngayon, gusto nang pilitin. Di ba? Tataka ko yung mga sa abroad nga naman, ganun. Nagsabi sa akin ba naman, eh kami dito, hindi kami matigas ulo. Sunod lang kami. Ano ba kayo dyan? Ginagawa niya dyan. Kahit ako, kung nasa abroad, takot ako doon. Kasi nga, kunin yung passport mo, di ba? So, pero still, hindi mo alam gagawin mo sa buhay mo pag hindi ka naka-angkla. Okay, anchor, angkla. Hindi mo alam kung saan mo punta bukas, hindi mo alam. Ngayon, sa ating pagiging Kristiyano minsan, ito, sa mga Kristiyano naman din, sa doktrina lang minsan, nagkakatalo-talo rin. Kasi kala ko ba, manampalataya ka lang, digtas ka na, eh, ba't may nagsasabi dito, kailangan maglingkod ka muna sa Diyos. Eh, may Bible din sila, may Bible verse. So, ang mangyari sa'yo, mas-sway ka, di ba? Naalala niyo yung kinabisado natin? Sino daw yung madaling matangay ng doktrina? Mga bata. Mga babes in Christ. Ibig sabihin, madaling matangay. Kunwari yan, may pumunta sa inyong iglesia doon. May Bible din daw sila. Kaya nga tinuturo ko sa'yo, tinuturo. Napansin nyo ba? Minsan, para tayong ano dito eh. Kasi yun lang laban nyo eh. Eh, para magbibigyan kayo ng pabaho doon. Dito, wala. Ting tinapay lang, yun lang. So, aalis ka ng baptist na. So, madaling matangay ang bata. Ganun din naman, bukod sa love life, ganun din. Ako, baptist ako, pero hindi ako active. So, sino sinasabi dito sa atin ngayon na pwede nating kanina, sandigan, yung iba, refuge, ngayon naman, anchor. Ibig sabihin, pag talagang naka-anchor yun, walang mag-sway sa'yo. Amen? Kahit pa love life yan, kahit ibang doktrina yan, doon ka lang. Mananatili ka pag kay Jesus ka nakatingin. Kasi kung church ka, kunwari, churchy ka, ibig sabihin, dito ako sa church na to kasi magaling ata si ganyan, ganyan. Mayaman, nagkakamali na yung church mo. Sabihin natin, baptist na matuwid ka ngayon. Kunwari ngayon, 20,000. 2021, matino yung baptist niya. Kunwari ako, dito. Ngayon, matino tayo. Tapos, after 30 years, si pastor, nag-compromise na. Kunwari lang, itong mga bata natin, kunwari, si Peter talaga nagbabasa ng Bible. Pag si pastor, nag-compromise na, hindi pa rin siya matitinag. Bakit? Ang angkla mo, si Jesus, alam mo yung sinabi ni Jesus, alam mo yung aral ng Panginoong Jesus, yung ginawa niya, diba? Kung alam mo yun, di ka maliligaw. Hindi ka masway, hindi ka matatangay ng alon. Kilala mo si Jesus eh. Yung sinasabi dito. At nakikita ko, kitang-kita ko to bilang pastor, pag pinag-aalala ko yung mga klase ng churches, klase ng tao, ministry, ang dami ng ano ngayon eh. Iba ko, kontento na sa ministry. Hindi church yun. Pero sinasabi na, okay na dito, dito ko dadalhin yung aking effort, yung pera ko, ganyan. Fellowship. Hindi sila naka-angkla. Yung iba nga kasi hindi ligtas. Yung iba naman ligtas, hindi naka-angkla. No? Naging ano lang, pinanindigan na yung yun nga, kaibigan, basta church, basta may Bible. Ano sinabi ni Jesus? Diba? Susundin mo pa ba yung church mo kung hindi na yung tapat kay Jesus? Sige nga. Kung alam na mga ano yan, yung mga sinesya natin, yung Catholic, kung sino man yan, yung iglesia ni Manalo, kung alam nila itong prinsipyo na to, madali ang lalapit sa Panginoon. Madaling maliligtas yan. At ganun din naman yung mga kapatiran natin na medyo natangay na. Paano mo dadali niya? Kunwari, pastor, ito, nag-a-attend to kunwari. Lumago ba siya? Kaya napansin ko sa church, yung madaling matangay, eh hindi yung nagbabasa ng Bible. Hindi masyadong active. Hindi nakikinig. Misa, nasa church na, hindi nakikinig. Ako, hindi ako magugulat. Amen? Lalo na pag yung katayuan nyo sa buhay, sinasabi ko lagi sa inyo, kunwari, na magulang nyo, wala dito. O, matibay ba kayong Kristiyano nun? Mahihirapan kayo, di ba? Kaya lalo kayo dapat magtapat. Lalo na. Kayo mismo, nakatumuto kayo. Hindi yung isi-isi ka lang dyan. Kung medyo yung magulang mo, dito talaga, hindi ka matanggal dito, di ba?
Pero still, ganun din. Pag lumaki ka, who knows? Pero lalo na pag yung magulang mo, kunwari, ibang paniniwala. Lalong dapat ang Panginoon ang kikilalanin mo at kikilalanin mo at susundin mo. So yun yun, magbasa ka ng Bible, alam mo dapat sinabi ni Jesus. So share ko na sa inyo kasi kailan lang, may kausap na naman kami. Ganun, kaya kitang-kita ko, sino bang inaano nito? Tinatanong ko, paano ka naligtas? Pag ang anak ng Diyos, sabi sa Bible, ligtas. Oo, sige, agree ako dyan. Eh, pag nagkasala, anak pa rin ba ng Diyos? O, syempre. O, tama naman, o, pero pwede ba siyang mapunta sa impyerno? O, syempre. Kasi ang pinapairan niya, yung ano na, yung tinuro sa kanya ng sino. Yun lang ang paliwanag na walang ibang paliwanag dun eh. Kahit tinatapat ang ng salita ng Diyos, kita mo na, nag-aalangan ka na eh. Diba? Kitang-kita natin yun eh. Kasi di niya itanggi, anak ng Diyos. Alam mo, anak, ligtas yun. Kaya nag-invento na lang ng ano. Naitindihan mo natin. Tatagalin natin dito sa mga bata. Saan kayo madalas na titisod? Na bata, bukod sa love life. Punta natin rin love life. Yung kung sino man yan, boyfriend, girlfriend mo, crush mo, gusto sa iglesia ni Manalo, for example. Papatangay ka ba doon? Paano yun? Baka wala na ulit magmahal sa akin. Tiwala ka sa Diyos. Amen? Ganun lang yun. Ano pa? Pag next ng love life, anong next dyan? Madalas, yun nga, trabaho na. Yan ang labanan ng mga adults eh. Diba? Sa pamilya. Nako! Pag hindi ako nag-church, hindi ako nagtrabaho daw, sabi ni boss, pag Linggo, mawala lang akong trabaho. Ang gagawin mo? Chelsea, kunwari. Ito, malapit na to eh. Kunwari, tatrabaho ka. Chelsea, magtrabaho ka ng Linggo. A-accept mo ba yung trabaho? Kahit ano, basta trabaho, di ba? Ganun ba yun? Kaso di ka makapag-church. Pag may pasok ng Linggo, paano yan? Hirap, di ba? Hindi madali. Alam natin yun, pero kaya nga, kailangan mo magtiwala lalo sa Diyos. Naka-anchor ka sa Kanya, sinabi niya, hindi kita mababayaan. Eh, paano hindi papabayaan? Hindi ko nga makapasok trabaho, may ibang trabaho. Marami. Parang kanina, love life, ganun din, wala nang mamahal sa akin, meron yan. Alam nyo ba, ganito ang statistics. Hindi mo nagkakalayo ang babae, lalaki, di ba, sa bilang. Pag sabihin it, pag hindi ka minahal nito, wala na. Ang dami dyan. O, tanong lang nyo yung mga adults. Tanong nyo yung mga adults. Yung ibang adults naman, nagsisisig kami. Ibig sabihin, biglang may darating na iba, di ba? Hindi kayo mauubusan. Ganito eh, iba naman, nag-ano ng bahay. Ako, mauubusan ako ng bahay. Kaya yung unang... Alam mo na, hindi na magta-tights yan. Hindi na mag-ano yan. Walang pakialam sa kailangan ko ng bahay. So, di yung unang ano sa kanilang darating, kahit hindi magandang deal, kukunin na agad. Ano mangyari sa'yo? Trap ka na dyan. May kilala kaming ganun eh. May pera sila eh, pero hindi na sila naka-ano doon kasi, alam mo na. Eh, nagkasakit pa. Wala na, lalo. Diba? Unlike yung umaasa ka lang sa Diyos, sino masaya eh, di ba? Meron o wala, lilingkod ka sa Diyos, kung bigyan ka dito sa lupa, salamat. Kung wala, hintay mo na yung sa langit. Yun ang ganda sana maranasan nyo, mga bata, hindi maranasan nyo pag hindi kayo, again, parang step by step yan, magtiwala ka sa Diyos ngayon, bukas, magtiwala ka ulit, mas matinding pagsubok, magtiwala ka ulit. Tiwala ka lang. At siyempre, alamin mo ng gusto, aralin mo. Habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, iniisip mo, totoo ba to, totoo ba to? Kaya yung church, hindi natin yan walang bahala. Amen? Yung isang Sunday, isang Thursday, hindi yan baliwala, pinaglalaban nyo yan. Sabi nga sa inyo, yung mga yung mga times na tinatamad ako mag-church, parang ayoko talaga mag-church, tapos nung pinaglaban ko, doon ako pinagpala. May mga bagay kasi alam nyo naman yun eh. Minsan iba sa inyo siguro
tingin niya sa akin, parang paulit-ulit na lang, di ba? May nagsabi ito sa akin nun eh. Nataka ako dito, naintindihan mo ba? Of all people, ikaw pa magsabi sa akin yan. Pero naintindihan ko kasi nga, naintindihan niya, ganun pa lang. Isigaw si Pasto, kakanta tayo, uwi na tayo. Ganun lang naintindihan ng iba eh. Pero kung naintindihan mo na yung, talaga naintindihan mo to, hindi ganun. Hindi ka, ano ba? So ano daw yung sabihin ng anchor? Pero ang anchor dito, kaluluwa mo. So una, sa kaligtasan niya, pangalawa, sa ibang bagay. Amen? Kasi iba, ligtas na nga, ano mangyayari sa buhay? Hindi makakita sa church, hindi naglilingkod, parang wala. Parang hindi ligtas, kahit ligtas. Hindi mo gusto yun. Amen? Malungkot ka. Kristiyano ka, papunta ka sa langit, malungkot ka. Eh, kanino ka ba nakaangkla? Kanino ka nagtitiwala? Baka hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Diba? May dahilan ba malungkot ka? Namatayan, okay, malungkot ka ng ilang oras. Pag natanggap mo na yun, ano na? Kung nagtitiwala ka sa Diyos, dahil doon malungkot ka? Lagi ka na kasi mangot? Hindi ganun ang matured Christians. Hindi dapat, hindi kahit kailan. Amen? Especially yun na, pag naglilingkod ka na, nagpapakanta ka, nag-soul winning ka, pwede bang malungkoting ka? Hindi ka magiging effective. Okay? So, yun sabi dito. So, both sure and steadfast. Sure na, steadfast pa, pareho po yun. Yung sure and steadfast, di matinag, di ba? Yung sure, sigurado. So, paulit-ulit to eh. Parang in-encourage po tayo na salita ng Diyos. Amen? Na hindi tayo yung tipong, itiwala ba ako sa Panginoon o may alternative pa kay Jesus? Baka mas maluwag sa Muslim. At sa Muslim, pwede ako mag-asawa ng ganyan. Loko-loko ka pala eh. Kakamalan agad yung ano eh, no? Which enter it into the veil. So, ito medyo, ano lang tayo, doktrina naman. Naalala niyo po yung veil? So, dito na mag-umpisa. Actually, after nito, puro yung temple na to. Mga illustrate na naman si Jesus, kukumpara siya sa yung tabernacle original. Okay? So, malala niyo original temple o yung tabernacle, kahit sa temple, mayroong veil na tinatawag. Ganito po yun. Tignan na natin. Hindi, next week na lang, ha? Meron kami dating picture nito, hindi ko alam kung makahanap ko na naman eh. Basta sa tabernacle, meron tinatawag na meron unang veil doon, tapos yung pinaka-veil doon ay kinocover niya yung Holy of Holies or yung Most Holy Place. Andun yung Ark of the Covenant, andun yung ibang bagay pa na nakalagay doon sa Ark of the Covenant. At yun ay representation ng Diyos mismo. Presensya ng Diyos. Nakikinig ba? Ngayon kasi pag di nyo nakikita, no? Sige na nga. Aga pa naman eh, di ba? Ewan ko, nasave kasi dito yon. Images. Download. Wala. Tingnan lang natin. Actually, dito yon eh. Moses. Yan, ito. Ano makita ng mga bata? Skip ad. Yan, okay. Kita niya, naalala niyo pa yan, yung mga matagal na dito. Sa mga bago, yan po yung tabernacle. Ito yung mga tents ng mga isa si Moses. Okay? Ito yung pinaka-tabernacle. Ayan yung pasukan. Ito yung brazen altar. Okay? Bronze altar. Diyan nag-sacrifice sa kanila. Sinusunog yung mga sacrifice na hayop. Okay? Doon, ito din naglilinis. May tubig dyan. Naglilinis sila. Mga sarimonya to. Parang ginagawa ng Catholic. Diba? Hindi natin ginagawa yun kasi nga lagpas na yung inaaral na lang natin. Ito yung pinaka-tabernacle. Ayan, sari-sari yan ng patong-patong. So, ang design po niya, madali silang pag kailangan nilang umalis, pwede silang umalis. Tinitirik lang po yan. Okay? Ito yung pinaka holy place. Okay? Sinabi holy place, andyan yung, yan, menorah, tinatawag nilang candlesticks, seven candlesticks.
Ito yung table of showbread. Meron dyang mga, syempre, bread. At ibang articles. Ito po yung altar of incense. Yan po ay incense yung pinapausukan. Parang altar din, pero hindi sinusunog yung hayop. Sa labas yun eh. Ito yung nasa most holy place, nasa loob. Ang laman yan, Ten Commandments, the tablets. Yan po yung nasa loob na ng most holy place. Hindi pinakita yung veil eh. Okay. Hindi pinakita yung veil. Ito yan. Yan, so kanina, yung incense, di ba dito? So pagpasok mo pa dyan, ito yung veil na tinatawag. Pagpasok mo doon sa veil, andun yung Ten Commandments, andun yung Ark of the Covenant. Okay? So at least nakita nyo ha. So ito yung tinutukoy dito ngayon na which hope we have as an anchor to the soul, both sure and steadfast, which entereth into that within the veil. Kasi ang utos po dati, hindi basta-basta ka makakapasok doon. Bumapasok lang doon yung high place once a year lang para makipag-usap sa Diyos. Yun ang symbolism nun. So si Jesus daw, pumapasok siya doon. Pasok siya. Ibig sabihin, gano'n siya kabanal. Hindi siya bawal doon. Siya talaga yun. Amen? Si Jesus. Sabi niya, whither the forerunner of us entered. Pag sinabing forerunner, forerunner, for means before, runner means tumatakbo. So, pag forerunner, yan yung nauuna. So, sino na nauna sa atin sa pananampalataya? Si Jesus na naman. Siya yung nauna sa atin, di pwede sabihin na wala akong gagayahin. Parang last week, yun yung topic eh. Wala akong gagayahin, hindi ko alam paano mag-worship, hindi ko alam paano mag-pray, hindi ko alam paano mag-preach, hindi ko alam paano mag-soul winning. Alam mo yun kasi may sinundan ka eh. Unless yung pastor mo, walang kwenta. Sabihin lahat, meron ka susundan. Sa church natin, marami kayong kuya ate, di ba? Teacher. O si Jesus, sa lahat para sa atin, siya yung forerunner, siya yung nauna sa lahat. Siya yung nag-sacrifice, siya yung naglingkod sa Diyos. At dito, tinutukoy siya ang high priest. So, pumasok siya dun sa within the veil, dun sa pinaka-banal na lugar, most holy place. And made an high priest forever after the order of Melchizedek. Natakin na natin si Melchizedek. Siya yung priest na walang pasimula. Okay, wala rin siyang katapusan. Kasi yung mga priest na to namamatay. Ang unang priest sa kanila, si Aaron, unang high priest. Eh, nasa ng priest before Aaron? Parang ganyan tanong eh. So, paano yung si Jesus yun? Dahil siya ay Diyos, simula sa simula. Okay? Yun po yung tinutukoy dito. So, pinaka-lesson natin ngayon, again, lagi tayong tumingala kay Jesus. So, yung ibang ginagawa nila ay tinataas nila tayo. Sabi ng mga Baptist naman, yung tinataas si Jesus eh. Si kami, tinataas namin si Jesus, kaya lumulundag kami eh. Jesus! Jesus! Tapos, tinataas namin si Jesus. Tapos, yung mga Catholic naman, meron silang santo. Oh, tinataas namin si Jesus. Long hair. Mali. Naman, alam nyo bang, ikaw DM, gusto mo ba tinataas ka ng tao? Oo. Oh. Yung normal sa atin. Ayaw mo kasi, depende kasi, medyo malawak yung tanong ko eh. Pero ako, ayaw kong tinataas ako sa maling paraan. Nga, sabi ko, Pastor, ang puti mo talaga. Oh, see? Mali yun, di naman totoo eh, di ba? Pastor, ikaw ang pinakamagaling na pastor sa lahat. Nambobola naman yun, di ba? Ayoko ng ganun. Pero kung totoo yung sinasabi, okay yun. Di ba? So ngayon, puro laman ng Facebook ngayon, yung si ano eh. Kaya nagbibiro yung iba. Gusto ko magbuhat na lang kaya ng barbell. Napaka, di ba? Ang daming pera niya ngayon. Anak, ganun ka na lang kaya? Wala ka nang ginawa, hindi magbuhat na magbuhat. Eh, babae pa yun. Yan, hindi ko rin ako gusto. Pero yun kasi inaaral ng mundo eh. Mababaw sila eh. So, what? Ikaw ang karapat-dapat sa 35 million dahil nakapagbuhat ka ng... Anong sense nun, di ba? Pero yun, bidang-bida sa kanila yun. Pero kasyano ba yun? Fellowship. Hmm. Sana pa, tunay na kristyano. Pero anyway, sana ba ako yan, si Jesus. Sa palagay niyo, paano natin gusto, paano nung gusto ng Panginoon ay itaas siya?
Puti, paano? Praise Him. Tayo mga Baptist special, kailangan inaaral natin to eh. Pag naintindihan mo siya, yung high priest, banal siya, mahal ka niya, anchor siya ng kaluluwa mo, yun ang kailangan pagtaas sa Diyos, di ba? Lalo ka magtitiwala pag tinuturo lagi yan. Kaya tayo puro Bible, Bible. Iba, nakukul na yan. Awitan na lang tayo. Mas maganda yun eh. Yung mga dating rakista, sanay na sanay na sanay yun eh. Dati yung ano tina... Kaya pag alis na sa church, nagra-rock and roll pa rin yung kaso iba naman. Ay, hindi ganun. Kaya minsan, salungat sa gusto natin to, aral na naman tayo. Kailangan ko maintindihan to. Para maitaas mo ng tama ang Panginoon, ang salita niya. Pag nataas siya, sasabi niya, He will draw all men unto me. Okay, mas gusto natin maitaas siya. Amen? Pero hindi sa maling pagkakataon, maling paraan. Amen? Hindi natin siya ipoposisyon. Iposisyon natin si Jesus. Iposisyon mo yung salitaan ng Diyos. Mag-soul winning ka, yun ang magandang posisyon. Hindi yung sa kanila, pinoposisyon talagang byword din sa atin yung posisyon, di ba? Pag pinangaral mo si Jesus, may maligtas. This week, dalawa. Ay, alam mo pa yung nagposisyon. Ano ba nangyari sa posisyon nila? Di ba? Wala naman naliligtas. Nakitisod pa. Nag-cross pa ng traffic, yan. Eh tayo soul winner, walang traffic, di ba? Ha? May hinimatay pa. At, actually, baliktad yun, di ba? Baliktad sa Bible yung idol yun eh. Yung sa atin, saktong-sakto, di ba? Natutuwa ba ang Diyos pag may naligtas? Yun ang dapat. Ngayon, eh, pastor, di pa ako marunong, kaya nga mag-aaral ka. Pangarapin nyo sana yung lahat ng tao sa atin dito, mga member, yun ang pangarap nyo. Yung kaya dati na mamangha din ako dun eh. Eh nung natuto ko mag-soul winning, hindi na mahirap pala. Minsan kinakabahan pa rin ako nun eh. Dati, posible ito, mukha nito, hindi maliligtas to. Pero pag tinignan mo, ay, amen? Ngayon, halos din na tayo nati-zero halos. Dati, nangihina rin ako nung pag ano eh. Zero? Hirap naman. Ayan, mga bata, aralin nyo. Amen? Huwag kayong ano. Ayan, talo na tayo. Sila lang magaling. Tayo magaling. Amen? Sa Panginoon. Alamin mo, ang pinaka-anchor natin, ang Panginoon, pinakita niya yan. Magliligtas siya. Pakilala mo lang siya ng tama. Itaas mo lang siya sa buhay mo. Amen? At yan. So, tapusin na natin dyan. Question? Oras na eh. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa... Chapter ito, Lord, napaka-central, Panginoon, sa inyong mga salita. Paano kayo dapat maging anchor ng aming kaluluwa, Panginoon, sa problema man yan, Panginoon, o sa pagtitiwala namin kung saan kami pupunta, sa kami na matay, Panginoon. Kayo po ang aming anchor, titiwala lang na kami sa inyo, Panginoon. Kung anong inyong sinabi, kung anong inyong ginawa, nahiwatig sa amin, inutos. Yun po ay laging tama dahil kayo po ang anchor nga po. At sigurado lagi, steadfast, hindi kayo magagalaw, hindi ka lang magbago, hindi kayo nagkamali, hindi kayo magkakamali. So I pray na maintindihan po ng bawat isa amin dito ngayon na gano'ng importante, ma-realize namin kayo po ang anchor namin. At magtitiwala kami sa inyo, Panginoon, hindi kami papahiya. So kayo po malati, we pray for game activities, Panginoon. Ganun din ang buhay, Panginoon. Encourage mo yung mga bata, Panginoon, nag-prepare para sa kanilang buhay. Kayo po mag-isento ng kanilang plano sa kanilang mga buhay. Ganyan din mga adults, Panginoon, supportahan namin mga bata sa aming ministry, sa aming pamilya, Panginoon. Kayo matutupad. Kayo mga plano matutupad, Panginoon. Sa mga problema, Panginoon, usubok, Panginoon. The same. Kami po'y magkitiwala sa inyo dahil kayo po'y angkor ng aming kaluluwa. So kayo po lahat-lagi sa aming buhay, sa aming church ministry, Panginoon. In Jesus' name we pray.